Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Ating kawanid ng lokal na pamahalaan. Of course, sa ating mga konsyara, konsyara Edith, konsyara Ori, konsyara Loyong, mga kasama natin sa shop, si Dr. Bernales. Magandang umaga po. Sa ating mga physical health department, sa mga anti-dengue task force, sa Dr. P, sa Dr. Stu, sa Dr. Dante, at sa mga iba pa na nandito, kasama natin ngayon. Gusto na nakakalimutan kong banggitin sa iyo kasi yung anti-dengue natin, nakakasama na rin natin pag may off lang tayo siya. Ano talagang pag may okay tayo, yung lahat-lahat na nang pwedeng gawin sa isang lugar na mabilis ang ginagawa na natin ng sabay-sabay. Pero Diyosto, ikaw na bahala. Kasi may mga area naman na hindi naman kailangan ng fogging. Huwag mo na ipasama kung hindi naman talaga kailangan. Huwag natin pilipin for the free. Huwag lang kaayusan. Ano, alam naman natin, sabi rin naman ng Department of Health ng fogging, hindi naman para sa lahat ng lugar. So, ayun po. Sa CHAMP, alam ko may mga may utang kaya tao sa CHAMP. Ano? Pero marami tayong improvements na sa CHAMP. Isa na pa, diba? Yung ramp natin at lahat. Yung mga renovation sa loob, pero alam ko may mga kailangan pa tayong ayusin doon. Di ba rin si Doc T ang bahala? Of course, nagpapasalamat din po tayo isang partner ng ating lokal na pamahalan na donate na po ng 100 watt-hour ngayong umaga at nagpumbok ang Chinese-Filipino Business Club o CFBCI. Mga sir, maraming salamat po. We hope to strengthen the partnership of the local government unit with your organization. I'm looking forward to meeting you all soon po. Maraming salamat. Palakpakan naman po natin sila. Alam naman natin lahat na talagang natamaan ang negosyo at ang pagninegosyo itong nakaraang pandemya. Dalawat kalahating taon na po tayo nandito. 2020 is the most difficult economic year in my lifetime and many of our lifetimes, mula World War II, yung pinakamang 2020, yung pinakamahirap na economic year para sa ating lahat. Pero unti-unti, nakabangon tayo, unti-unti, nakakabawi tayo mula sa pandemya. At kahit naman sa gitna ng pandemya, ginawa natin ang lahat na makakaya natin. Ano? Mula sa ease of doing business, nag-simplify tayo ng mga proseso, nagpakilala tayo ng mga bagong sistema, nag-abangon sa korupsyon na importanteng bahagi din ng ease of doing business. Pati ng anti-red tape, nakasama po lahat yan. At yung mga para sa maliliit na negosyante, para sa mga nag-aanap ng trabaho, magbuntad tayo ng tapat yung program namin at natin. At marami pang iba, ano? At ngayon, nakikita natin na unti-unti, slowly but surely, gumaganda ulit ang lokal ekonomiya. Pati naman ng masinagya na ekonomiya, maganda po ang mga numbers ngayon dito. Kaya, kailangan natin na makipagtulungan pati sa mga private sector, NGOs, CSOs, ang katulad po ng samahan po nila. Kaya, yun lang po. Maraming salamat sa lahat. Pati po sa mga nag-aantay dyan sa gilid, papasok po ng City Hall. Good morning din po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Kapag-graduate po, enjoy na po tayo. Ngayon po ay ginugunita naman natin ang mga susunod National Dengue Awareness Month, Proclamation Number 1204, Series of 1998, Sea Transportation Safety Month, Proclamation Number 115, Series of 1966, Rural Workers Month, Proclamation Number 2418, Series of 1968,
1985, Philippine Environmental Month, Proclamation Number 327-1988, National No Smoking Month, Proclamation Number 180-1993, National Kidney Month, Proclamation Number 184-1993, National Dengue Awareness Month. Celebrate National Information and Communication Technology, Proclamation Number 1521-2008, We Advocate Time Consciousness and Honesty Month, Proclamation Number 1782-2009, National Safe Kids Week, Proclamation Number 1307-2007, Metals and Engineering Week, Proclamation Number 144-2011, and Birth Anniversary of Jose Arizal, our National Hero, Proclamation Number 75-1948. Bukas po, June 14, we are celebrating World Blood Donor Day. Pasig City Blood Collecting Team invites you to donate blood tomorrow 8:30 a.m. to 2 o'clock in the afternoon at Pasig City Sports Center Lounge. Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save life. And on June 17, we are also celebrating the birthday of our City Mayor, Mayor Vito Soto. Ngayon naman po, sabihan po natin ang pagsasaling kamay mula sa Chinese-Filipino Business Club Incorporated sa kanilang pagbibigay ng 100 piraso ng pambansang bandila ng Pilipinas. Kaugnay ng selebrasyon para sa pagdiriwang na 124 na pagkakamit natin ng ating kasarinlan ng bansang Pilipinas. Para simulan nito, tinatawagan ko ang bumubuo ng Chinese-Filipino Business Club Incorporated sa pangunguna ng kanilang Pangulo, si Chen Xia, upang pangunahan ang turnover ceremony. At gayon din po, tinatawagan ang ating punong lungsod, Mayor Vito Soto, at bumubuo ng sangguniang pangunguson upang tanggapin ang 100 piraso ng Philippine flag sa gisag ng mas mabuting pagkakaunawaan at pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang kultura. Muli palakpakan po natin ang bumubuo ng Chinese-Filipino Business Club Incorporated at ng pamahalaan ng Lungsod Pasig. Hinihiling po sa lahat na magkakaroon po ng photo opportunity kasama ang ating Mayor Vito Soto at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Muli, palakpakan po natin ang bumubuo ng Chinese-Filipino Business Club Incorporated at ang lungsod ng Pasig. Bumubuo ng Chinese-Filipino Business Club Incorporated at ang lungsod ng Pasig. Gayon din po, kasabay ng pagdiriwang ng buong bansa, kahapon, 12 Hunyo, hindi po nagpahuli ang ating lungsod ng Pasig para sa pagpapakita ng ating pagka-Pilipino at sariwain ang Araw ng Kalayaan ng Bansang Pilipinas. Kaya naman sa pangunguna ng ating punong lungsod, Mayor Vito Soto, para sa pagtataas ng ating bandila ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa bantayo ni Dr. Jose Rizal. Mula sa ating Cultural Affairs and Tourism Office, maraming salamat, Pasigenyo.